Usapan natin ngayon ay tungkol sa legacy o alaala na pwedeng iwanan natin sa mundong ito pag alis natin. And specifically, gusto kong talakayin si DJ Bantag at Boying Rimulya. Ano kaya ang alaala, either good or bad, na maitatak sa puso, isipan ng sambayan ng Pilipino? Lahat tayo aalis sa mundong ito. Death will come anytime. Ang meaning po ng death na natutunan ko sa isang obispo, ang death, departing eternally, abandoning all to heaven or hell. Ayun. So, pag-alis natin sa mundong ito, may alaala na iiwanan natin sa sambayan ng Pilipino. Okay. Unahin natin si DJ Bantag. Ako, ang unang alaala na maiwan sa akin ni DJ Bantag ay yung siya lang ang may tapang malasakit na nagpagiba. Pinulbos niya ang mga kubol sa bilibid. Yan ang may tatak sa isip ko, Bantag. Tapang at malasakit. Si Boying naman, ano ang alaala na may naitatak sa mind ko? Marunong magtanim. siya ang pinaka-best na maging agriculture secretary. Eh, aywan ko, ayaw pang italaga ni PBBM. Anyway, kayo naman, ano ang alaala na naitatak na sa puso't isipan nyo tungkol kay DJ Bantag at kay Boying Rimulya? Okay? Paki-comment ko, no? Okay, sa mga presidente naman, anong mga legacy nila? Mga good and bad presidents. Ako, si President Marcos Sr., ang alaala na naitatak sa puso't isipan ko, hindi ako makatapos ng kolehiyo kung wala yung Don Mariano Marcos Memorial State College noon na na-establish niya sa Bacnotan, La Union. Utang na loob ko sa Marcos Senior, of course, si First Lady Imelda, yung marami kaming mga pobreng estudyante na nakapagtapos ng kolehiyo dahil sa paaralan na in-establish ni President Marcos sa Bacnotan, La Union. Yun ang alaala ko kay President Marcos Senior. Kay Tatay Digong, makop, siya lang ang presidente na nagpasimento yung kalsada papunta sa aking farm sa Baungon, Bukidnon. Si President Magsaysay, kahit hindi pa ako naipanganak nung term niya as president, ang alaala niya is he is the man of the masses. Siya yung presidente na nung namatay siya, nagluksa ang buong Pilipinas ng halos isang buwan. Ganon siya kamahal ng mga tao. Okay, maging emotional na naman ako. Si PBBM, ano kayang alaala na naiwan din niya sa mundong ito? Maging like father, like son ba siya? Kasi, the best president we ever had is President Marcos Sr. How about si Bongbong Jr.? I don't know. Wala pa ko dahil 7 months pa lang siya. Ano sa tingin nyo? May maganda bang legacy na iwanan ni PBBM? Okay. So, punta na tayo sa ating buhay. As a young captain, may natutunan akong aral sa buhay tungkol sa legacy. May nakita akong karatula sa loob ng aming kampo sa Agusan del Sur. Ganitong nakalagay. If you want to leave a lasting legacy, do these 3 things. Ano yung 3 things? Plant a tree, write a book, and have a son. Okay. So, sabi ko, okay to ah. So, mula noon, palagi na akong nagtatanim ng kahoy. Kaming mag-asawa ni Commander Julie, mga tree planters kami. Bakit ang kahoy? Kasi, ang kahoy nakakatulong sa marami. May tree of life na tinatawag. And then, yung write a book. Eh, kasi kung may libro, malala ka, mababasa ka. So, yun ang pinaplano ko ngayon. Autobiography naming dalawa ni Commander Julie.
Susulat ako niyan. And then, habasan, oh, may lalaking anak ako, si Johnny Jr., mag-perpetuate sa Macanas family. Yan po. Sa ano lang yan, sa dito sa mundo. Eh, how about sa next life? Merong natutunan din ako para sa next life, sa heaven. Only one life will soon be passed. Only what's done for Christ will last. Iisa lang ang buhay natin. Mawawala pa yan. But what's done for Christ will last. Kasi eternity ang pinag-uusapan. My next life. Naniniwala ko my next life. My heaven, my hell will, where people will spend eternity. Okay? So, ang aking ngayon yung as I live my daily life, isa lang ang inaano ko. Yung sa Bible sabi, and everything you do, do it for the Lord Jesus Christ. Kasi, ang mga bagay-bagay na ginagawa ko para sa Panginoon will last forever. Sa Bible, mayroong nakalagay doon sa Corinthians ba yun, ano? Pag-arap natin sa Panginoon, yung mga ginawa natin will be tested by fire. Susunugin. So, yung ginagawa natin sa mundong ito, depende sa ating motibo kasi yan eh. Maklasify lang ng dalawa. Unang classification, it either hay, wood, or grass. Yung kasi kung hay, yung dayami, grass, or wood, susunugin yan, ako, mauubos. Pwede rin stone, yung mga precious ano, stones. So kung bato, precious stone pa, hindi yan masusunog. So, ang mga ginagawa natin sa mundong ito, depende sa motive. Ang nakita ko, kung ang ginagawa natin, whether small or great, kung para sa Panginoon, yun na yung bato. At pag susunogin sa harap ng Panginoon, it will last, it will stand, and we will be rewarded. Ano yung reward? Tatapikin tayo ng Panginoon, sabi niya, well done, my good and faithful servant. So, ulitin ko, whether good, ano, small or great, basta para sa Panginoon. Merong nauuhaw, pinainom mo. May nagugutom, kinakain mo. Merong walang damit, nagbigay ka ng damit. Merong napreso, binisita mo. You comforted, you help the needy, comforted those who need care. Yun po, ang mga bato that will last forever at tatapikin ka ng Panginoon. Well done, my faithful servant. Ano naman yung parang mga dayami, mga grass na masusunog? Yung ginagawa mo out of personal motive para sa sarili mo lang, hindi para sa Diyos, para sa kapwa. Ayan po, masusunog. Pwedeng religious tayo mga kapatid. Kaya lang yung pagiging religious natin is not born out of love for God and other people. Mawawala yun.